What up guys? Maligayang pagbabalik po sa aking vlog. At for today, pag-uusapan natin ngayon or bibigyan na, actually hindi natin pag-uusapan. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung kayo man ay nagbabalak or nag-iisip magpakabit ng braces. So, if you guys are planning on having braces, well, ito yung video para sa inyo. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat mong paghandaan at dapat mong gawin bago ka magpakabit ng braces. So, ready ka na? Mag-i-intro na ba tayo? Ah, wala tayong intro. O, diretso na. What up guys? Welcome back sa aking vlog. At for today, pag-uusapan natin. Actually, hindi natin pag-uusapan. Bibigyan ko kayo ng tips before having braces. Kung kayo man yung nagbabalak or nag-iisip magpakabit ng braces, well, itong video na to ay para sa inyo. So, manood kayo. Una, do a research. Mag-research ka muna ng mga dental clinic or dentists, particularly those who mastered orthodontics or orthodontist itself or those who are practicing orthodontist. Kasi lahat naman ng dentista ay may kakayahan magkabit ng braces. Pero ang paglalabanan na lang dyan ay kung sino yung mga pakadalubhasa talaga pagdating sa orthodontics. Kung kayo may internet ano, so mag-research. Pwede kayong mag-research muna ng mga clinic, do a background check. Pwede nyong i-check yung credibility ng clinic, ano na ba katagal ang clinic, ano ba yung mga produkto o services na ino-offer nila, sila ba yung particular sa orthodontics, gaano ba kalayo sa'yo yung clinic, kasi pag ikaw ay nagpa-braces, mahalaga na accessible sa'yo yung clinic na pupuntahan mo. So, yun, do a research. Mahirap mag-commit sa isang bagay na hindi ka sigurado. Parang relasyon. Sorry. Number 2, makipag-usap ka ng heart-to-heart sa iyong dentista. Hindi naman kailangan mag-drama at ilahad mo yung buong love life mo sa iyong dentista. Ang ibig ko sabihin, kung ano man yung mga tanong mo sa isip mo or mga concerns mo or yung mga bagay na gusto mo malaman para maging maayos yung ngipin mo, dapat itinatanong mo sa dentist mo. Hindi yung oo ka lang ng oo. Meron kasi akong mga pasyente, lagi ko sinasabi, oh, naintindihan mo ba ako? Oo ka lang ng oo. Kasi mahalaga sa akin, ako personally, mahalaga sa akin na naintindihan ako ng pasyente ko. Alam yan ang mga bawat pasyente ko. Actually, isa sa mga tagline ko sa clinic ay dentistry with a heart. Mahalaga sa akin personally na naintindihan ako ng mga pasyente na nakakausap ko. Ayoko ng pasyente, oo lang ng oo. Kasi mostly ng mga pasyente, minsan nai-intimidate, minsan nahihiya magtanong. Mahalaga sa akin na naiintindihan ako at mahalaga din sa akin, naririnig ko yung gustong mangyari ng pasyente dun sa kanyang ngipin. Ako lang ay isang dentista na gusto ko lang kumita. Hindi naman hindi ko natanongin, gagawin ko na agad. May income na agad ako. Let's say, 5 minutes ko gagawin. Meron na agad akong, let's say, 1,000, 2,000. Pero minsan, sa sobrang kagustuhan kong i-educate yung pasyente, sa tuwing may check-up ako, yung check-up ko tumatagal ng 15 to 20 minutes for 300 pesos lang. So, imagine mo, gagawa ako ng check-up that would last 15 to 20 minutes of my time for only 300 pesos. Pero sa 15 to 20 minutes na yun, ganun tumagal, ganun ko kagusto. Naintindihan ng pasyente yung gagawin sa kanya at saka yung mga bagay na pinadapat niya maintindihan. Baling lugi na ako ng 15 to 20 minutes, at least nakakapag-raise tayo ng awareness, nakakapag-embed tayo ng kaalaman doon sa pasyente mismo. Nababawasan yung ignorance. I think one of the most neglected part pagdating sa health ay yung oral health. So mahalaga sa akin na naiintindihan ako ng pasyente. So kayo mga nanonood, tandaan nyo ito, makipag-usap kayong maigi sa inyong mga dentista. Tal-tal ko, dami ko sinasabi. Number 3, stay committed. Ano bang ibig ko sabihin? Stay committed, yan yung pinakamahina niyong karakter eh. Pagiging commit, kasi maraming taong takot sa commitment. Joke lang. When I say stay committed, kasi pag ikaw, once na ikaw ay nagpa-braces, automatically, meron kang kontrata sa dentista mo. So, when I say contract, you have to see your dentist on a monthly basis. Pag ikaw nagpakabit na ng braces, pwede kang bumalik sa dentista mo, ideally every month, para magkaroon ng adjustment or tightening or hapit ng braces mo. I-set mo sa isip mo na pag ikaw ay nagpa-braces, hindi pwedeng busy. Kailangan na mag-commit ka sa dentist mo, mag-commit ka sa sarili mo. Kailangan mo bumalik sa dentista mo buwan-buwan. Hindi yung gagaya ka sa tropa mo, napakatamad magpa-adjust, mas madalas pang mag-birthday kaysa magpa-adjust. Alam mo, honestly, hindi naman may iwasan yung minsan nadidelay yung adjustment. Kasi sabi ko, lagi ko sinasabi sa pasyente ko, alam kong may personal kang buhay, may personal kang mga may agenda, yung iba estudyante, yung iba nag-work. So hindi naman talaga masusunod ideally na every month makakapunta sa clinic. So may mga pasyenteng talagang napaka-meticuloso na talagang every month sumusunod sa schedule. Pero most of the time, minsan, hindi naman nasusunod talaga yon. So as much as possible, kung madedelay man ang braces adjustment mo, yung pinakamalapit sa schedule na binigay sa'yo. For example, binigyan ka ng sa katapusan. So, yung pinakamalapit na date sa katapusan, at least makabalik ka sa dentist na mo. So, you have to stay committed. Tsaka, huwag kang matakot sa commitment. Ano to? Laro-laro lang. Ganyan. Takot sa commitment.
Number 4, pang-apat, huwag kang makikiuso lang. Hindi porket nakita mo yung beshi, huwag mo na naka-braces na ganyan. Gusto mo na rin mag-braces. Well, sometimes it happens, yes. Mas lalo na dito sa Pilipinas. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng braces is a statement. So, minsan pag meron kang braces, automatic ang nasa isip ng Pinoy, eh, may pera yung tao na yun. Or, mayaman! Yan, ganyan. Dapat magpapabraces ka, hindi dahil yun ang uso. Magpapabraces ka kasi gusto mong maayos yung ngipin mo. Okay? Uy, beshi, naka-braces ka na! Ay, shit! Ako din, papabraces din ako next month! Nangyari talaga sa akin yan. Meron akong isang naging pasyente na babae. Lima silang magkakaibigan. Hanggang sa limang yun, lahat naka-braces. Actually, kung isipin mo, ano yun, Dok? Yung limang yun, pangit talaga yung mga ngipin nila. Actually, hindi naman kailangan pangit na pangit yung ngipin para magpa-braces. Minsan kasi, inawala ko kasi walang perfectong ngipin. Pagka dentista na yung tumingin doon sa ngipin mo, yung discrepancy kahit maliit na makikita yung dentist. So minsan, off midline, pero ang tingin ng normal na tao, ay okay yung ngipin niya, naka-align. Pero pag dentist na yung tumingin, mapapansin, minsan off midline or tabingin, ganyan. Halaga talaga na you are seeing a dentist. Siguro ang pinakagusto kong mag-uso na pwede niyong gawin ay yung kasipagan ng pagpapa-adjust. Sana mag-uso yung kasipagan ng pagpapa-adjust. Mabuhat! At number 5, ang pinakahuli. Dapat ikaw ay financially capable. So anong ibig ko sabihin? Kasi ang braces ay hindi libre. Sabi ko nga kanina, it's a commitment. Ideally, babalik kang monthly. So bukod dun sa down payment mo, kung hindi mo naman ikakash yung braces mo, pagka bumabalik ka sa dentista mo monthly, monthly ka rin may babayaran. So, hindi ko sinabing stable but capable. I think yung basic monthly adjustment fee for braces ay 1,000 pesos. Kalinig ko kasi it's 1,200 pesos. So, Dok, question, gano'n po ba katagal lang pag-brace? Depende sa case. Actually, lagi namang years yung binibilang niya. Malaking factor kasi sa longevity ng contract, yung kasipagan ng pagbalik ng pasyente. So, kapag regular na nakakabalik ang patient sa clinic, mas mabilis na natapos yung pagkakaroon niya ng braces. Meron din naman ang pasyente na tapos na yung kontrata, tapos na yung cases niya, tapos na yung ngipin niya, maganda na, pero ayaw pang ipatanggal yung braces. So, minsan yun yung mga reason ba't nagtatagal talaga yung braces. At meron din naman na dahil nga hindi nakakabalik monthly, puprolong yung treatment plan para dun sa pasyente. Natatapos ang gasto sa pagpapakabit mismo ng braces lang or pagpapa-adjust kasi medyo papasok yung bunot, pasta, kasi dapat lahat mapastahan, dapat mabunot yung mga ngipin na kailangan bunutin. So, hindi lang braces yung pagkakagastusan mo. Merong mga clinic na merong packages na nakasama na yung pasta, bunot, cleaning, etc. Meron din namang mga clinic na hiwa-hiwalay. So, braces, ito yung babayaran mo sa braces, and then bukod pa yung cleaning, bukod pa yung ganyan, bukod pa yung ganyan. So, dun nga, dapat ikaw ay financially capable at magkaroon ka ng magandang research. So, ulitin natin. Una, research. Pangalawa, makipag-usap ka sa dentista mo. Pangatlo, stay committed. Pang-apat, huwag makiuso lang. Pang-lima, dapat ikaw ay financially capable. So, yun yung limang tips ko sa inyo bago kayo magpakabit ng braces. So, ang tanong ko ngayon, meron ba kayo napulot na aral sa akin? O may braces ka na? Ginawa mo ba yan bago ka nagpakabit ng braces? O nagsisisi ka? Bakit ka doon nagpakabit ng braces? Tandaan, kung ikaw ay nagbabalak magpakabit ng braces, try mo i-consider yung limang sinabi ko at I'm sure susundin mo yan, you will end up in a good hands. So, might as well makapili ka ng magandang clinic. Magandang clinic, DXD. DXD Dentals, magandang clinic. Good luck, sana nakatulong tong video na to. At sa punto na to ng panonood, maraming salamat kung sipagan mag-upload ng mga dental tips para gabayan kayo at magkaroon kayo ng dental wisdom. Wisdom too. Dental awareness. Dental something. Para maging masaya yung mga dental journey nyo, you guys have concerns or questions, pwede kayo mag-comment sa baba or share nyo tong video na to, ma-appreciate ko po yun. Maraming salamat po sa subscribers ko, maraming salamat sa inyong mga comments na mag-upload na ako ng mga dental tips. See you sa next video, enjoy your braces at lagi nyo tatandaan, love ka ni Lord.